Ayan kabayan, dito ulit tayo dahil meron tayong tatlong units dito na ready for occupancy. Papakita namin sa inyo yung house tour na yung mga ready for occupancy units na ito. At yung nasa likod ko, ito yung ating i-feature ngayon. Ayan kabayan, by the way, this is Ed Federico, your real estate broker. Shout out, Imprint Customs! Ayan kabayan, pasukin na natin siya. Ang lot area nito ay 180 square meters at ang floor area nito ay 243 square meters. So yung ating parking ay 2 car garage ang kasya dito. Dalawang sasakyan po ang kasya sa garahe. Ganyan po siya kalaki. Yan. And pagdating po sa gilid, may mga space pa rin po tayo since ang unit nito ay single detached. May space pa rin po tayo dito sa gilid. Mga 2 meters po ang space nito na nasa gilid natin. And yung makikita natin sa bandang unahan, ayan po yung water tank. Yan, meron pong kasama na po sa turnover ang water tank na ito. Ang tulad na ibang mga units nito dito sa Imus Cavite, since isa lang ang developer, yung setup nila ay pare-pareho lang na yung service area nasa labas at meron tayong access. Ito, ito yung pinaka-access natin. At pag punta naman natin sa gilid, no, same, yung ating space dito ay 2 meters, yung ating space. Yan, at yung magiging nasa gilid banda, yan yung ating lanay na may access through the sliding door. Ayan po siya. So, yung, tulad din sinasabi ko kanina, pwede itong palagyan ng yung plastic para yung para hindi ka maulanan. Nakalimutan ko naman tawag. Pari man yung ako lagi doon mga kabayan. Yan, okay. So, ito yung pinaka-entrance. No? Yung entrance natin. Yung entrance kanina, yung sa mga sasakyan naman niyon. At ito yung ating pinaka-gate. Yan. So, pagpasok natin, meron dito ng maliit na area for our garden. So, very welcoming siya kasi hindi masyadong masikip. Mapapasok yung mga kabayan. Pagpasok mo from the gate, hindi siya masikip. Ay, nakita mo agad, maluwag. So, meron talagang yung bagsak ng hangin, ramdam na ramdam mo siya, na unlike sa iba na kulob yung property o yung unit o yung bahay na meron sila. And pagpasok natin sa loob, ayan siya, ito yung ating pinto. Solid po yan. Ha? Solid. Ganyan po siya kalawak yung ating ground floor. Ito yung turnover. Nasa 243 square meters po ito. Combination po ng taas-baba yung ating sukat. So, ito yung nandito. Ito yung ating magiging living area. No? Nandun yung ating abang para sa cable at yung ating outlet ay nandun din. At kung pupuntahan natin yung sa kabila, yun. Oh, ang laki po nito mga kabayan. Oh, dito pa lang, malaki na. So, dito, pwede kong ma-advise talaga dito, 6-seater yung dining table mo kasi kasyang-kasya sa laking iyan. At pag diniretso natin, going to the kitchen area. Yan. So, kasama sa turnover, itong overhead cabinet natin. Yan, overhead cabinet. Kasama po yan. At itong textured wall, ay kasama na rin yung granite countertop natin. Yan, provision for range hood. Yan, yung countertop, sink, under, yan yun. At yung under cabinet, kasama na. So, ganyan po siya. And yung pito kanina, ay ito yung access natin papunta sa service area. Okay, yan po yung access natin sa service area. Maluwag po yung ating kitchen dito. Pwede maglagay ng bar dito sa gilid. No? Ito, yan. So, kung ipapano ko sa inyo, yan, pwede maglagay ng bar dyan sa gilid. Kasama sa turnover, sa baba ay mayroong isang room. Ah, malaki po yung room dito. Yan. Kasama ang isang room with toilet and bath, yung room na included dito. Ayan siya. Yan. Kasama na yan upon turnover. Yung telephone shower, kasama na. Yan, complete fixtures naman po yan. Lavatory, kasama na sa included na po yan upon turnover.
At yung ating floor, yung ating tiles ay floor to ceiling na rin, no? Kaya napakaganda po ng turnover nito. Very modern yung turnover natin. At yung sa room na to, meron din the outlet, may provision for cable, at yung laging kasama sa turnover itong built-in cabinets natin na floor to ceiling. So since ang developer nito, ang hawak namin ay isa lang at tatlong units sa kanyang meron silang available dito. So yung layout ko ay halos pare-parehas lang at yung turnover naman ay halos pare-parehas lang din. Like this one, sa mga units meron vanity table. Yan. So proceed tayo sa common toilet and bath dito sa second floor. Sa first floor. First floor. Okay. So ito naman yung ating toilet and bath sa first floor. O, powder room lang pala, no? Powder room. Powder room yung powder room sa first floor. Floor to ceiling. Okay, yung ating tiles, may exhaust na. Okay, may laboratory. Ayan. So, complete unit turnover po ito, mga kabayan. At from the kitchen, yung magiging lawak po, from the kitchen, ayan, ganyan po siya kalawak, mga kabayan. Ito yung from the kitchen, tapos yung view mo going to the living area. So, ganyan po siya kalaki. Kung interested kayo, feel free to message us. Bago ka palang kabayan sa page na to, please don't forget to click like and subscribe and yung notification bell, no? Lagay mo na lang all para lahat ng uploads namin ay mapapanood mo at masusubaybayan mo yung channel ko. Okay kabayan, please don't forget to click like. Okay? And syempre, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Proceed na tayo sa second floor. Review natin. Malaki yung area natin dito sa baba with the room na mayroong toilet and bath, yung ating common powder room sa ground floor, mayroong malaki, napakalaki ng area natin. Sa baba, and we'll go to the second floor, no? Kung mapapansin nyo, wood railings with wood po yan na may steel railings, na same with yung turnover dyan sa na picture natin kanina, na property, no? Bibigyan namin yung mga properties na excuse me, kabayan, yung properties namin na pag-house tour na with this developer, okay? First ay puntahan natin ang maid's room. So dito ay mayroong maid's puntahan natin ang master's bedroom. No, master's bedroom sa taas at meron siyang 3 bedrooms. So puntahan muna natin itong master's bedroom. Wow, ayan yung master's bedroom natin. Okay, included na po yan. Same with the other rooms. No? Floor to ceiling, yung ating cabinets, yung vanity table, and yung ating mga windows. No? Not just like ordinary windows, but with screen po yan. Parang may screen. Yan. And proceed tayo sa toilet and bath ng master's bedroom. Oh, ang laki. Oh, ang laki po nito, kabayan ng CR nito ng yung toilet and bath itong master's bedroom. Floor to ceiling height. No, maganda po yung color combination niya. White. White and brown. And then pagdating sa baba is gray. And meron siyang shower enclosure. Ayun po. Okay, shower enclosure. No, kasama na rin sa turnover itong ating
Okay, bathtub. Oh, ang sarap. Oh, ang sarap. Ang sarap ng inyong ayan, so ito po, malaki po yung area nito ng ating toilet and bath dito sa master's bedroom. Malaki. Malaki. Okay, puntahan naman natin itong first room from the master's bedroom. And included na po ito. Very common itong ating built-in cabinets na floor to ceiling ang height. And yun lang, ito lang ay wala siyang vanity table. Just like yung mga other rooms. So, normal, sabihin na natin na normal room na turnover. Yeah, so, ganun siya kalaki. Mga single bed po kasya dito. Single bed. And proceed tayo sa bedroom 2. Yan, ito yung bedroom 2. Ayan, ito medyo malaki-laki. Kasi dito ang standard double, no? 48. Euratex. Euratex, baka naman. At kasama ito ang ating... Ayan, talaga. Ang ganda. Iba talaga yung gawa. Ang ganda. Door to ceiling. Maximize yung space. And this one, yung vanity table natin. No? And proceed tayo sa bedroom number 3. Yan, ito yung bedroom number 3 natin. Okay? So, malaki din yung ating bedroom number 3. Mapapansin yung mga kabayan, halos yung turnover sa mga bedrooms, no? Pare-pareha. So, merong, ang pinaka-common ay itong floor-to-ceiling natin na built-in cabinets. Yan. At yung iba naman, itong vanity natin, table ay bibihira. Eh, for example, kanina, wala naman dun sa bedroom number 1, no? Wala, sa bedroom number 2 lang. At ang kagandahan dito sa bedroom number 3, very privileged dito kasi meron siyang sariling toilet and bath. Ayun, may sarili siyang toilet. Oh, shower enclosure included na kasama na. Very privileged. Very privileged. Oh, malamang kung magkakapatid yan, kay panganay ito. Kay panganay. So included na yan. Ayun, included na po yung mga nagbigyan. Mga kabayan, yung turnover natin. Same with other room, other bathrooms. No? Floor to ceiling na po ang turnover natin. And syempre, since yung dalawang bedroom, wala naman silang toilet, toilet and bath, meron tayong common toilet and bath dito sa second floor. Ayan ating common toilet and sa toilet and bath. Bath dito sa second floor, meron siyang shower enclosure and complete set of fixtures na rin. Ayan, so ang ganda, ang ganda. Maganda, okay? So worth it ang investment mo rito. Worth it ang investment. Magkano yung price? So i-post namin and include namin yung details ng price sa details. Yung price ay ilagay namin sa details. Dito sa post namin. Okay, kabayan? Ito yung ating second floor na mayroong master's bedroom. At mayroong 3 bedrooms at yung isang bedroom natin may sariling toilet and bath. At meron siyang isang common toilet and bath. Kung interested kayo sa property na to, feel free to inquire. Mag-message lang kayo dito sa aming channel. Magsabi lang kayo, how much, details please. Bibigyan namin sa inyo details. Yung aming contact details, bibigyan namin sa inyo, lalagay namin para ma-assist namin kayo. And if you're interested for a tripping, book a tripping with us ahead of schedule, no, para ma-assist namin kayo. At masamahan namin kayo dito sa mga ready for occupancy na modern housing lot dito sa Grand Park Place, Imus, Cavite. Okay, kabayan? By the way, this is Ed Federico, your real estate broker. Thank you!